Pero ang mga plano nila ay hanggang plano lang. Hindi na pala matutupad. "You're so beautiful, Serena." Nangingislap ang mga matang wika ni Mayor Fortune. "Thank you so much, Mayor. You're so sweet." "Oh, come on. Alam mong hindi yan ang gusto kong marinig." "Talaga? At ano ba ang gusto mong marinig?" "Well, kailan mo tatanggapin ang pag-ibig ko? After all, biyudo na ako at pwede naman kasi ang pakasalan kahit na saang simbahan mo gusto." "Nice to hear that. At anong assurance ba ang kaya mong ibigay sa akin na hindi ako mapapabilang sa mga babaeng nagdaan sa buhay mo?" "Well, kasal ang ano ko sa'yo. Totoo ba iyon?" "Here, isang kahong gawa sa pelos ang inilagay nito sa kamay niya." "Ano ito?" "Para sa'yo. Buksan mo." "Oh, really?" Nakangiting binuksan niya ang kahon. "Oh my God, this is a 1-carat diamond solitaire ring." Namangha siya nang makita ang naroong sinasig. "Yes, and it's worth 1,000,000 peso. "Talaga? Isuot mo. Ibig sabihin tinatanggap mong ano kong kasal." "Oh," lihim siyang napalunok. Kahit na isa lang itong palabas, ang ideyang may ibang lalaking magsusuot sa kanya ng singsing, maliban kay Noah, ay nagpapangilo sa kanyang pakiramdam. But the show must go on. Kailangan niyang maging professional bilang top spy agent ng The Eagle Eye. Kaya nang isuot na ni Mayor Fortune sa daliri niya ang mamahaling na singsing, tiniis niya ang nadaramang kilabot at pangingimi. "See, bagay na bagay sa'yo, hindi ba?" "Oo nga, ang ganda. Ang ganda, bagay na bagay sa daliri mo." Sabay pa silang napalingon sa may-ari ng tinig na iyon. "Noah, anong ginagawa mo rito? Bakit? Bawal ba? Nagulat ka ba? Noah, napatayo ang dalaga at nakalimutan ng talagang pakay sa lugar na iyon." Natatakot siya sa nababasang kaibang kislap ng galit sa mga mata ng binata. "Ha, iyan palang style mo. Tumanggap ng mga engagement rings sa mga lalaking na babaliw sa'yo. Very complicated nga ang trabaho mo. Dapat mong ilihin." "Noah, let me explain. Iba ang iniisip mo sa totoong dahilan ng..." "Anong ibig sabihin nito, Serena? Sino ang lalaking iyan?" "Isa rin ako sa nag-alok sa kanya ng kasal at nagbigay ng singsing. Kaya lang hindi naman ganyan kamahal ang singsing na ibinigay ko sa kanya. Mura lang, pero galing sa puso ko." "Now I can explain it to you. No need. Malinaw na sa akin ang lahat. You can go to hell for all I care." "Noah, no. Please." Pero humakbang na palayo sa kanya ang binat. "Noah, Serena, explain this. Sino siya? Anong..." "Wala kang pakialam." Sa kagigil niyang hinubad ang singsing na bigay nito, isaksak mo sa baga mo. "Ano?" Pero nakahakma na siya palabas ng restaurant na iyon para habulin si Noah at magpaliwanag. Now she has no choice kundi aminin sa katipan ng katotohan kung anong klaseng trabaho meron siya. Pero hindi na niya nakita ang binata. Hindi na niya ito inabutan. At iyon ang huling pagkakataon na nakita niya ito. Dahil hindi na raw sa townhouse na iyon nakatira si Noah. At ngayon niya gustong pagsisihan kung bakit kapag nagkukwento si Noah sa pagkataon nito at sa mga taong may kaugnayan dito, ay sinasaway niya. Mukhang ang lalim ng iniisip mo. Ay, napaitat pa sa Serena ng maramdaman na may palad na humahaplos sa kanyang braso at automatikong nabalik sa kasalukuyan ang kanyang isipan. "Tarantado ka. Bakit ka nang hahawak ka? Sabay tabig dito at tayo upang makalayo." "Eto naman ang sungit." Nakangising wika ng kanyang bantay. "Para hawak lang. Mukha ka kasing nilalaro ng anghel. Nakangiti ka habang nakapikit kanina." Lalo naman itong napangisi at nagsimula humakbang palapit sa kanya. Tapos ay bigla kang napasin nga mga, "Ulol, anong pakialam mo?" Pero tinataga niya ang tayo. Baka ito na ang hinihintil niyang pagkakataon. "Wala naman. Naaaliw lang ako sa'yo. Pero alam mo, may sasabihin ako sa'yo. Baka gusto mo nang di ka naman talaga bubuhay ni Rustia eh. Tiyak na papatayin ka niya kapag sumuko na ang boyfriend mo. Pero kung pagbibigyan mo ko, kahit isa lang, patatakasin kita. At bahala ka nang gumawa ng paraan para makalayo kay Rustia." Napahumindig si Serena, pero agad din kumislap ang ideya sa kanyang utak. "Talaga? Patatakasin mo ako?" "Oo, basta pagbigyan mo ako. Paano kung patayin ka ni Rustia?" "Bahala na. Ang mahalaga, matikman kita." Lalong kumislap ang matinding pagnanasa sa mga mata ng lalaki. "Sige, ayoko pang mamatay. Payag ako." "Talaga, nanlaki ang mga mata nito." "Oo, basta tutupad ka sa pangako mo." "Oo naman." Bigla itong napalapit sa kanya.
Basta pagbutihin mo ha, paligayahin mo ako. Sabay yakap sa kanya at ulahon lang halik. Ang sumod na pangyayari ay hindi na namalaya ng lalaki. Nagdilim na ang paningin ito nang mahawakan ni Sarina ang parting batok at may pinisil doon. Tulog itong napahiga sa lapag. Gago, akala mo yata ay makakaisa ka ha. Hindi mo ako kilala. Hindi mo alam mga kaya kong gawin. Saka dinampot ni Sarina ang baril nito at patalim. Pati na rin ang hand grenade at two-way radio. Shit, wala rin dito. Napamura na lang si Noah nang hindi masilip sa loob ng silid na iyon si Sarina. Pero may isang lalaking na bukulat daroon na walang malay. Nasaan na siya? Ito ang huling silid na pwedeng pagdalhan sa kanya. Kaya ang pag-aalalang naramdaman ng binata ay gano'n na lang. Hindi, baka kung saan nila dinala si Sarina. Pero ang lalaking tulog, paano? Basta yan o, wala talaga ang babae. Natigilan siya nang may pumasok sa loob. Leche, natakasan ang gagong hildo na ito. Hoy gising, sa kagigil na tinadya kanya si Tia ang tulog na taon. Aray, sapo ang ulo at batok. Nagpilit dumilat at bumangon ang lalaki. Nasaan siya? Sino? Ang bihag mo? Oo, nasaan siya? Gago, natakasan ka. Paano kaya napatulog ha? Gigil na wika ni Nastia. Boss, hindi ko alam. Basta nahawakan niya ako sa batok, tapos ay nawala na ako ng malay. Kago, inutil. Hanapin niyo. Siya ang alas natin sa mukong na iyon. Pinatakas mo pa. Oho, boss. Pasensya na. Kapag hindi mo siya nakita, papatayin kita. Oho, oho. Karipas na ito ng takbo, kasama ang iba pang tauhan. Nakahinga ng maluwag si Noah. Thanks God at nakatakas siya. Akala ko'y magagamit siya ni Rastia para mapasuko ako. Pero kailangan ko silang maunahan ang makita si Sarina. Hindi ako makakapayag na mahakwa kanila ang babaeng mahal ko. Muling gumapang sa kisami ang binata para maghanap ng malalabasan. Ha, pasinghap na lunghangap ng hangin si Sarina nang isungaw ang ulo sa pinagtataguang ilalim ng lamesa. Buti at umalis na sila, pero hindi ako pwedeng tumakbo ng tumakbo. Ang mga tao, kailangan ko silang iligtas. Si Noah, kailangan ko siyang makita at makausap. Pero paano? Iinot-inot siyang humakbang patungo sa mahabang pasilyo. Tinatalasan ang pakiramdam. Alerto at nakahawak ang kamay sa dalang baril. Konti lang ang balar ng baril na ito. Kailangang bawat putok ay may tutumba. Kailangang malakas na pwersa ng isang kamao ang biglang tumutok sa kanyang bibig. Ha? No. Kaya naman gulat na nagwala ang dalaga. It's me. Just stay put. Noah, agad niyang nakilala ang tinig na iyon. Yes, it's okay ha. Noah, umiiyak na napayakap siya rito. Sarina, nagulat ang binata. Sa ilang sandali ay tinanag-alanganin kung yayakapin siya o hindi. Noah, akala ko hindi na tayo magkikita. Akala ko'y mapapatay na ako kanina. Sarina, ang nagmamatigas na puso ng binata na kanina pa pinalambot ng labis na pag-alala sa dating kaptipan